So ayun ano, magandang araw muli sa ating lahat at welcome po dito sa ating channel. This is Graphics Tutorial. Kung bago ka pa lamang ano at naligaw ka sa channel na ito, please like, comment and share at hit muna ang subscribe button at ang tiny notification bell para updated po tayo sa mga bagong video at tutorial na pwede nating ma-share at paggagawin natin sa channel na ito. Yun na nga no, para sa tutorial na ito, so i-share ko sa inyo paano gumamit ng blend mode sa Adobe Photoshop. So yung version ng Photoshop ko na ginagamit ngayon ay Adobe Photoshop CC. So kahit naman sa Adobe Photoshop CS6, CS5, so halos pare-parehas lang naman yung process. So pwede nyo rin gamitin yun habang nanonood kayo itong tutorial na ito, tapos yung ginagamit yung Photoshop ay ibang version. So, maya-apply pa naman kung ano yung mga tools na gagamitin ko dito, yung process kung paano siya ginagawa. So, blend mode ano, ginagamit siya, halimbawa, kasi marami na ako natanggap ano, ng mga customer na magsisend ng picture, tapos magpapalayout ano. Tapos yung damit nila doon sa nasend nila na image, gusto nilang ibahin ng kulay. Halimbawa, yung nasend nila ay kulay white yung kanilang t-shirt, polo shirt, or long sleeve, kung ano pa man. Gusto nilang ibahin yung kulay para mas bumagay pa doon sa background sa team na gusto nila. Ano. So, ipapakita ko siya yung paano ko siya ginagawa. So, yung process niya, yung step by step. So, huwag natin patagalin. Ano. So, simulan natin. Focus na tayo dito sa ating screen ano, ng ating computer. Para masimulan na natin. So, ayun ano, dito tayo sa ating Photoshop. So, mapapansin nyo, meron ng image. Makapili na ako ng gagawin din natin yung example, ano. So, credit sa may-ari nitong picture na ito, ano. Kung sino man to. O, pang-example lang naman. So, mapapansin nyo, yung kulay ng kanyang damit, ano, ay kulay puti. So hindi natin magbasta-basta mababago yung kulay ng damit niya no, kung gagamit lang tayo ng UN saturation na adjustment layer ano. So punta tayo dito sa adjustment layer, dito sa ilalim ng mga layers ano, makikita niyo yung icon na ito. Adjustment layer icon, tapos select natin yung UN saturation. So ayun, kahit anong adjust natin dito ano, hindi mo mababago yung color ng damit niya. May iba nga lang siya ng konti, pero hindi dun sa gusto mong kulay ng damit na gusto rin ng customer. So kahit i-click pa natin itong colorize, ganun pa rin yung mangyayari. Ano. Dip natin itong layer na ito. So yung gagamitin nating tool sa kanya bago natin simulan yung pagpapalit ng kulay ano, gamitan muna natin siya ng quick selection tool. So ayan, so makikita nyo dito sa bandang itaas naka plus sign yung gagamitin natin. So gagawin natin siya, select muna natin itong kanyang damit ano. So i-zoom in natin, control plus para pag-zoom, control minus pag-zoom out dito sa ating keyboard ano. So i-select lang muna natin itong damit niya. So huwag nyo na munang alalahanin ano, yung kanyang accuracy. So pwede pa natin naman yung ma-edit mamaya pag natapos na natin siyang
i-colorize yung damit. So sa mga ganitong bagay, kapag nagsosobra na yung pag-select nyo, ano, gamit kayo nitong nasa tabi ng plus sign na subtract from the selection, ano. So pagkatapos natin i-select yung kanyang damit, so punta kayo dito sa adjustment layer ulit. Tapos piliin natin yung solid colors. So ayun, mapapansin niyo yung damit niya, no? Naging solid colors siya. So i-set natin siya sa light colors muna, no? Sample natin siya sa light colors. So, piliin natin itong blue. Parang ganyan. Tapos, okay. Tapos, gagamitan na natin itong layer na ito ng ating blend mode, ano, na sinasabi natin kanina. So, makikita yung naka-normal siya, ano. So, iset lang natin siya sa multiply. So, yung mapapansin nyo, nag-multiply na siya dun sa solid colors na naset natin, ano. So, parang realistic na tingnan. So, pwede pa naman natin i-adjust yung kanyang kulay, ano, kung nakukulangan pa kayo sa kanyang brightness or mga highlights, ano, parang ganun. So, gamit lang tayo ulit ng adjustment layer. Click lang natin ulit itong icon na ito, ano. Tapos piliin natin yung curve. So hindi natin pwede basta-basta i-adjust itong curve, ano. Kasi hindi siya re-recta doon sa solid colors na adjustment layer. So para ma-adjust natin yung curve nitong damit, na hindi magagalaw yung quality ng image, ano. So, i-undo muna natin dito sa ilalim, reset. Kailangan muna natin siyang lagyan itong mask kagaya itong ginawa natin dito sa solid colors. So, habang gagawa tayo ng gagawa ng curves, ano, i-adjust natin ng i-adjust rin itong mask na ito. So, para hindi na tayo mahirapan magumawa ng maraming layers ng mask. So, i-group na lang natin ko dalawang na ito, ano. Yung solid color, tsaka yung curve na layer. I-group na lang natin siya. So, select lang natin siya pareho, ano. Tapos, Control G. So, ayan, nakagroup na siya. So, tandaan rin natin, ano, yung group, pwede rin siyang malagyan ng mask. So instead na gagawa pa tayo ng maraming mask na layer, ano, so itong mask na ito na nasa solid color, idadrag na lang natin dun sa group na folder. So ayan, yun na, iwan na lang itong solid color. Tapos pwede na natin itong ma-adjust na curve. So ayan, ano. So i-click lang natin itong hand tool dito. Siya yung yung tools na to, siya yung nagmo-modify ng dark tsaka ng light color sa pag-a-adjust, ano. So i-click lang natin siya. Tapos select tayo dito lang dark color na part ng damit, ano. So
So i-adjust lang natin siya. Ganyan. Tapos pilin naman tayo dito ng light colors. So dito. So i-adjust rin natin siya. So control minus. So yun, para na siyang original na gamit, ano? So meron na siyang mga highlight. So papansin natin parang sobra yung kanyang saturation. So pwede natin i-adjust yung kulay, ano? So double click lang natin tong layer dito sa ilalim na solid color. Tapos i-adjust natin yung kanyang kulay. So parang ganyan. Okay. So paano naman para sa doon sa dark color, ano? So gagawin naman natin siyang dark color. So click ulit natin itong solid colors na to, ano. Tapos punta dito sa mga dark colors. So halimbawa gusto natin siyang gawing black, ano. So hindi natin pwedeng piliin mismo yung solid black na colors. Kasi nga, no, in reality, wala naman talagang solid na black. Meron namang solid colors. Pero sa kung gagamitin natin siya dito sa, ano, sa halimbawa dito sa damit, ano. So hindi siya magiging perfect na color na black, ano, kasi nga magkakaroon na siya ng highlights, saturation, tapos brightness. So hindi na siya pure black. So instead na black colors yung gagamitin natin, gamit tayo ng gray, dark gray, ano, yung gagamitin natin. So yan, parang ganyan. So para malimit natin yung kanyang highlights, ano. So kung nakukulangan pa kayo, hindi pa siya ganun ka-perfect, ano. So i-click lang natin itong curves na layer, tapos punta tayo ulit sa adjustment layer, ano. Magdagdag tayo ng isa pang curve. Ayan. Tapos i-drag lang natin dito sa ito banda. So kayo na lang para mag-adjust, parang ganyan. Tapos i-double click natin itong layer. So mapupunta tayo dito sa ating layer style, ano. So pansinin nyo na lang itong layer style, ano, sa ilalim yung blend if naka-gray tayo kasi nga dark gray yung pinili natin kanina na kulay. Tapos sa ilalim niya makikita nyo yung underlying layer. So dito ma-adjust natin, malilimit natin yung kanyang highlights, ano, yung brightness, saturation, mga ganon. So i-adjust lang natin po dito, parang ganyan. So para mapaghiwalay natin itong icon na ito, ano. So hold lang natin yung Alt, tapos i-drag natin itong kabilang side dito. So yan, parang ganyan. Tapos, okay. So, pwede nyo pa rin lagyan niya ng ano-ano, ng brightness kung kulang pa rin. So, depende na lang sa inyo yun. So, pwede pa kayo magdagdag ng additional na adjustment layer. Select lang uli yung curve. Tapos, adjust na uli dito. Parang ganyan. Tapos i-double click ulit natin itong curve layer 3. So layer style ulit. So ganun pa rin kanina sa underlying layer, i-adjust natin siya, ano.
hold alt para mapaghiwalay natin yung brightness tsaka yung pag-modify ng ating highlight. So yan, parang ganyan. So mukha na talaga siyang realistic ano, na na-change natin yung kulay ng kanyang damit. So dito naman sa part na to ano, makikita niyo parang meron pa siyang mga naiiwan dun sa puti-puti na ano, dun sa ating mask. So hindi niya talaga na-cover lahat. So select lang natin itong mask na layer ano, na group. Tapos gamit tayo ng paint tool ano, brush tool. Tapos yung foreground, select, gawin natin white ano, to white na yan. So yung background color na select, gawin natin siyang gray or black, pwede rin ano. So depende na sa inyo yun. So para sa akin, ginagawa ko siyang gray. Tapos yan, makikita nyo yun. So medyo matagal lang itong part na ito ano, kasi papalibutan natin siya ng yung mask nitong brush tool dun sa mga part na hindi nasakop ng ating solid colors kanina ano. So ayan ano, parang ganyan yung ating output na. So nagawa na natin siyang black ano, from white nagawa na natin siyang black. So yan yung original na picture, tapos ito na yung ating output. So ayun, ganun lang naman ano, kung paano ako magmamit ng blend mode sa Photoshop. Kung paano ko pinapalitan ng kulay yung damit ng image. Ganun. So sundin lang natin yung pagkasunod-sunod ng proseso ano. So kahit dun sa bandang huli na dun sa pag-a-adjust ng curve, ng highlight, brightness. Kahit hindi nyo nasundin ko na yung adjustment na ginawa ko dun. So nasa inyo na yun ano, kung ano yung babagayan ng image na gagawin ng example. Tapos yung blend mode, marami siyang pwedeng paggamitan ano, hindi lang dito sa pagpapalit ng kulay ng damit. So kahit saang images, saang layout mo siyang pwedeng gamitin. So marami namang option yung blend mode ano, merong multiply, dissolve, overlay, color dodge ano, mga ganun. So hindi lang basta-basta magagamit mo lang siya sa pag-change ng color ng damit. So marami pang bagay. So ganun lang naman. Sana may natutunan kayo ano, kahit na konting bagay lang. So konting idea para dun sa mga beginner na rin ano, sa mga gustong matuto ng ganitong bagay. So mas matututo kayo ng ganito ano, kung halimbawa nanonood kayo ng tutorial tapos sinasabayan nyo na rin, para the same time ano, nasasabayan nyo kung ano yung mga procedure. So para ma-master nyo na rin. So hanggang doon lang muna ano. So magkita-kita na lang tayo muli sa susunod na tutorial. So bago matapos, huwag kalimutang mag-like, comment, and share ano. At i-hit mo na ang subscribe button at ang tiny notification bell para updated po tayo sa mga bagong video.
at tutorial ano na pwede nating magawa sa channel na ito. So kita-kita na lang ulit tayo, no? This is a graphics tutorial, signing off. Peace.